Guys, welcome back to my channel. For today's video, we're going to have the Sanila Guacha Mukbang Chanta. Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, we're going to have the Guacha Mukbang Challenge with my husband. So, tara, samahan niyo kami and let's eat. So, ito guys, kaming dalawa lang ng husband ko ang kakain nito kasi kumain na yung mga baby namin. So, this is my husband, Alexis Jade. So, while we're going to eat the kuratsa, tatanungin ko muna si hubby kung ano ba ang kuratsa kay taga Surigao man siya, guys. Alam, ano yung kuratsa? Family sa crabs na mostly makita doon siya sa kanang lalong tubig, dagat, sa lawid. Sorry guys, kay nandito si Ading. Saan na, Ading? Nananda siya yung Pepsi. Oh, here na ding. Last na ni ding ha, kaya sugar. So, according to my husband, guys, ang kuratsa raw ay family din ng crabs, pero nakikita ito sa lawood or sa deep sea. Unlike dun sa usual na ating na kinakain parati. Here na ding. Thank you. So, sorry sa interruption. So, how are we going to eat this one, Pang? Imagine, first time ko daw din, pala din niya. Nakasurigaw, pero first time niyang kumain ng kuratsa. Ang napansin ko, guys, ang malaki ang pagkakaiba nila ng usual na crabs kasi ito, para siyang cockroach na parang para siyang lobster, 2-in-1 lobster na parang crabs. Pero according to my husband, ang pagkakaiba sa lobster, maikli lang ang kanyang buntot. Tapos, medyo parang balahibuon siya in Visayan. So, yan. Okay, let's eat. Kelly, do the honor, love. I'm hungry na. Actually, we're having a late dinner na, guys, kasi napakarami kasi namin customer since almost 1 week kami hindi nagbukas dahil back to normal na. We're back to work. Tapos, maraming bumili kanina kasi meron din pala. Kami ay nagtitinda din ng mga seafoods. Ito. Kuratsa at saka yung mga shrimps, fish, at iba't iba pa. If you happen to visit my Facebook page, Indaira Kitera yung page natin sa mga subscriber, but yung sa personal account ko po, Indaira Kitera, doon po ako mostly nag-upload ng mga tinda namin. Tapos, sa Shopee ko din, kindly check Indaira Kitera. By the way guys, maraming salamat pala dun sa mga sumuporta sa last natin na road to 700 subscribers. At tag-abang sa live po natin at congratulations sa mga nanalo. Pasensya kung naputol or nawala yung video natin kasi hindi ko kasi namalaya na more than 1 hour na po yung ating live. So, meron parang rules na pag magla-live tayo sa YouTube, dapat hindi pala lalagpas ng 1 hour. So, while hubby is doing the opening nung sa kuratsa, hindi ka makita, love. Can you move here a little? This one, oh. Okay guys, so medyo may interruption na naman kasi si Ate tapos na siyang kumain, si Ella. She keeps on asking me something like water, so ayun, medyo nawala ako sa scene. So ito na, pareho.
wala kami, first time nakakain ito. Akala ko may experience na siya. So, good luck sa aming dalawa. Ayan ang loob ng kuratsa. So, ito talaga ang mahirap na part pagkakain tayo ng mga seafoods. Na kinakailangan mo pang mag-effort na tanggalin ang kaniyang balat. Ang shell ng crabs. Si hubby ko po, hindi siya gaano pwede sa seafoods kasi allergic siya, pero kalaunan, ang allergy na ang nag-surrender. Kasi unfair at hindi naman kasi siya masaya kung kami lang kakain, so kumakain na din siya. Pero meron pa rin kaming ketericin at mga pang first aid na pang ready in case na mahirapan siyang kuminga. So ito na guys, open na, chiding crabs. So let's eat. Another thing is, aside sa pagkain ng crabs, ang husband ko din pala guys ay napaka-fan ng sausawan. So meron kaming suka dito, dalawa ang aming bowl. Yan. Kasi siya mahilig talaga siya sa mga maanghang. Ako naman, hindi ako fan ng maanghang dahil na din sa ulcer at hyperacidity ko. So hali kayo, kain tayo. So tip from a Surigao noon, na best daw kainin ang mga seafoods pag may suka, sausaw with suka with asin. Lampanihan ni Pepsi B. Another fact para sa akin guys, kung kakain ako, kinakailangan meron akong tubig or anything na liquid kasi para ako nabubulunan kung wala akong tubig or any form of liquid sa tabi ko. That's my weakness, char. Weakness. So, mas masarap siyang kainin kung nakakamay lang. Napakadami. Good luck sa amin. Kanilang dalawang kumakain. Kasi yung papa ko ay andun siya sa bukid. Fan din yung father ko ng seafoods. Pero dahil nagka-arthritis siya, so hindi siya makalakad. So, hindi siya nakauwi dito. Tapos, pag kumain siya nito, lalala yung arthritis niya. Tapos, yung mother ko naman, andun siya sa kabilang bahay. Asthmatic, kaya hindi siya na ganong fan ng mga seafood. So, kami lang dalawa kasi yung, kung naririnig niyo, medyo maingay yung mga anak namin. Kasi, naglalaro sila kasi tapos na silang kumain. Ayaw daw nila ng crabs na ito kasi hindi nga sila familiar dahil ngayon na sila kakita nito. So, magkano ba ang what's the name guys? Kuratsa na crabs na ito. 380 po ang retail namin ng per kilo ng kuratsa ito. Pa-shoutout pala sa aming customer kanina. Maraming salamat sa pag-purchase po at naubos lahat ng seafoods namin. Pati rin sa aming magandang supplier. So, rule, pag magiging online seller ka, huwag mong ibigay or huwag mong sabihin kung sino ang supplier mo. So, pa-shoutout kung sino man kayo ay clue mo napakaganda ang supplier na dito. Thank you very much, ma'am, for the weekly supply of fresh seafoods po. Mas malaman siya, guys, compared dun sa Yutok Food Lab. Ganito talaga yung husband ko. Mukbang mag-anidate ka on the Filosofo din siya, actually. Sa hindi pa na, yung sa mga ka-office mate niya, akala niyo mabait talaga siya. No. Chara na siya. Filosofo ka. According to him, hindi daw siya masasalita kasi mukbang daw ito. Malaman siya, guys. Paano mo ba ito niluto, Lab? So, according to my husband, let me translate it, guys. In cooking like this, anong tawag ng luto ito? It's kuratsa a la AJ. He
just chop many garlic, one, yung, saan na, eh, bog ba yan? Anong tawag niyan? Sister, anong tawag nito, sister? Yung sister ko kasi yung magaling dito kasi HRM siya. Well, anyway, isang yung, masasaging pa, isang pungpong, or ano ba yan? Na garlic, tapos asin, at sibuyas, tapos suka, at binisa mo to water, tapos gisahin mo lang. Pabuka lang. Hanggang sa magpula. Okay, let it boil until it turns into red. Pero red naman siya actually, guys. Para ito yung pagkakaiba ng kuracha dun sa regular na crabs. Kasi yung regular na crabs, hindi naman yun red, di ba lang? Or orange. This one, medyo, orange siya talaga siya. So, medyo mahirap masabi kung naluto na ba siya or hindi. Here na lang, oh, we're going to place our para dili ba siya masagol. Ang daming free concert. Kumakanta si Adin, guys. So, nakadalawa na kami, guys. Another na pagkakaiba nila ng regular na crabs. Ako kasi, very fan ako ng mga, ang sa'yo tawag nila? Yung fats ng crabs. Ito talaga yung gusto kong kinakain. Pero dito sa kuracha, guys, walang gaano. Kasi, malaman na siya, oh. Marami siyang naman. Or meaty. Last one na lang, guys. Tapos, i-reveal namin kung sino yung pinakamaraming nakain mamaya. Love, ganito daw na. Punga na, guys. Punga. Shoutout pala sa mother-in-law ko po, Mama Tessie. Thank you for sponsoring our mukbang challenge for tonight. At happy birthday pala sa sister-in-law ko, Jessa. As what I mentioned earlier, guys, we are selling seafoods po. Tapos kanina, yung nakita ni Mama Tessie yung post ko regarding the seafood. She asked me kung magkano daw, tapos, ayun, sinabi ko kung magkano, tapos chinat pala niya si Happy na magpapadala siya ng pera para sa amin dahil birthday nga ng sister-in-law ko, tapos naghanda sila ng maliit na handa dun sa Placer, tapos sa Surigao. Pero wala dyan yung, wala dun ang sister-in-law ko na sa Saudi. So, shout out kay Jessa at Chessa. Mga sister-in-law ko po. Keep safe always. So, thank you, Mama Tess. Request daw ni Ella at Iya next time, mukbang Jollibee or McDo, mukbang challenge naman. Or any sponsor. Ito. So, we're on the, excuse me, ayun, burp na. We're on the last kuracha. Kung nakikita nyo, busy yung kamay ko. Ito talaga yung gusto ko sa crabs, guys. Yung parang fats niya. Yung malakas makapag high blood. Mose has fun. Oh, enjoy na enjoy kasi na-miss na niya talaga to, guys. How many years na nga, love? Hindi tayo naka-uwi. 2 years. 2 years na din na hindi kami naka-uwi sa Surigao. Supposedly, uuwi kami last May. And we're going to visit Dinagat Island dun sa mga relatives ng husband ko. Pero, tapos nakaset na lahat. In good condition na sana yung sasakyan namin kasi
we have agreed na dahil ang bukid noon ay marami tayong baka dito, tapos napakamahal po ng baka sa Surigao. So his uncle Jo told us that kung uwi kami, magdadala kami ng baka. So nakapabook na kami sa friend ng papa ko dun sa slaughter. Bibili na sana kami ng isang buong baka para sa kanila kasi fiesta din sa Dinagat Island. Tapos bibilhin nila isang buong baka, tapos ipatay, tapos nadalhin namin pa Surigao. Tapos tabuhin naman namin yung baka, papalitan nila ng mga seafoods. Pero ayun na, nagka-COVID na. Napakarami ko pa naman sanang plano. Kasi napakaraming mga beautiful spots po doon sa Dinagat Island. So ayun guys, eh, habi yung unang natapos, so siya maghuhugas ng plato. Talagang na-miss ito ni husband. So, ginhawa lab, kayang high blood. So, kung ang plato niya guys, ito yung plato niya, napakalinis. Yung akin naman, baliktad. Kasi mahilig ako dun sa mga fats ng crabs yan. Masarap siya guys, promise. Yung first experience namin ng kuratsa. Bet ko siya kasi almost the same lang yung price ng crab sa kuratsa. Unsa ganita? Ano ang tawag ng ibang crabs lab? Alimango at lambay. Okay, let's ask him. Kung ano ba ang pagkakaiba ni alimango, lambay at ni kuratsa? Mr. Surigao. Alimango. Can you speak in Tagalog, Papang? So that I would not be translating it anymore. Yes, guys. Sige, guys. That's a bad challenge. So, my husband is not fan of talking in Tagalog. Same with me. But since dahil sa vlog na ito at sa YouTube. Ading! Kailin minimize your voice, Ading! Sorry, guys. Sabahan kayo mong baby. Before, the medium of my vlogs are mostly in Visayan, but since meron akong naging subscriber, a small YouTuber din siya guys, tapos nag-comment siya at nag-PM siya sa akin niya, sis, sa susunod na vlog mo, kindly have it in Tagalog so that yung mga Tagalog viewers ay makaintindi sa mga vlog ko. So ayun, so, nag-speak in Tagalog ako kasi kahit hindi naman talaga ako fluent and speaking in Tagalog. Bakikaw kayo. Very Visayan in manner of the tone, the pronunciation, and even in grammar. Well, anyway, pasensya na ha kasi ang mga anak namin ay napakakulit. They keep on asking something papansin sa kanilang papang. Because they want to be part of this vlog, pero ayaw kasi nilang kumain ng crabs. Gusto na shrimp. Okay, let's go back to the question, Mr. Ilimanco. Actually, guys, tinutukso nila ako, Mrs. Crab, kasi Ilimanco, para ding alimango. So, what's the difference, love? So, he won't be speaking in Surigao nun daw kasi I keep on asking him to speak in Tagalog, so he would be trying in Surigao nun daw. So, then I would be translating. Let's try to see kung may naintindihan ba ako. So, go Papang, para din marinig niyo siya kung how he speak in Surigao nun. Go, lab. So, what's the difference? Umayuna. Alimango. Oh, what's first daw? Umay, okay. Umay, so means what, no? Sige, go. Unsa daw, unsa, umay, and Surigao nun, umay means unsa, umay, man, una. So, parang ako si NBI, gen man, eh.
Pilipinera. Okay, sige, sige. What's first daw? So, it should be alimango. Oh, alimango. Shell dili ingani kara. Sa alimango. Baga. Kaligaw, no? Ah, okay. Dili, kuan, dili sa rough ang shell sa alimango. Pero same ra sila sa kabaga sa shell sa kuan. Kurat siya. Okay, pero, for a while, let me translate it. So, earlier, I'm asking him, what's the difference between alimango, lambay, and kuratsa? So, according to him, as what I understood, alimango daw is, siya daw, pareho nito, pero hindi daw ganito ka-rough. Tama ba, lab? Una mo siya pattern, good. Oh, merong pattern, yan. Oh, so, that's one difference. Then, according to him, is dajon. So, in fairness lang, din ako ni mo mabaligya. Ang kuan, ang lambay, compare sa iladuha si ni kuan, ni kuratsaw, ni alimango, nipis-nipis ang shell sa lambay. Tapos, ang nakalahi rasad sa ila sa color. Ang nakalain sa ila, ang nakalahi sa ila color, ang kurat siya, orange na daan. Tapos ang alimango o lambay, pares-pares sa sila color. Murag ko itong, kuhan ba? May unagay ng color ng kuhan sa army. Camouflage. Murag yung nga na, na color ng pagka-green. Okay, according to him, as what I have understood, aside from the shell, for the lambay, it's somewhat the same with the alimango, but it's quite cleaner compared to the lambay. Then, for the color, pastilan. Sorry. Ading and Ate, can you minimize your voice, anak? We're having a vlog here. Yan, napakahirap maging vlogger na ina, charot. So, for the color, the main difference, ay nako, Ading. Can you minimize, anak, be? For the color, guys, only kuratsa is orange na siya. Tapos yung, kahit hindi pa siya naluto, pero yung lambay at alimango ay mas... parang camouflage or green na yung kulay. Okay, love. Another question. Accordingly, merong babae at, excuse me, babae at lalaking alimango. How are we going to identify or to know kung babae ba siya or lalaki? Ang babaji na kuan, na crowds, makita ni mo sa kuan, sa ila, bot, The bottom part. Kung kuan, kung talinis, ani, may pagka-triangle, lalaki na si Ja. Pero kung medyo, yung ano yung shape, o, oval? Curve. Nga na, babaje na si Ja. Okay, let me translate it, guys. According to him, how are we going to identify or to know whether it is a boy or a girl crab, based on the shell, this one. So, this is the back part, kung nakatalikod yung crab. So, dito daw ang titignan natin kung it's like parang sharp or triangular in shape, lalaki daw yun. Pero kung parang ganito, medyo oval or oblong, that's a girl. So, yun. So, meron parang ganito, ganyan. So, how about the taste, love? Ano ang mas masarap na kainin? Lalaki or babaeng crabs? Kung tambok og niwa.
So it depends now, guys, according to my husband, based on the gender, it depends whether it doesn't matter on the gender, but it depends on how fat is the crab. So Rambo or Niwang, how are we going to identify it? Fluffy. I don't know. Buff. Okay. Huh? Oh. Fluffy? Huh? Medyo round ang lawas sa tambok. So according to him, we can identify the crabs just like person or humans, that based on the structure of the body, if it is somewhat big or round or large in structure, so yan daw ang mataba according to him. So in fairness, ha, meron akong natutunan. What else? Okay, ikaw labon sa man, gusto ka mag-ask? Ang lambay kay kuan best siya kung buhay pa. Lutoon buhay pa. Ang lambay gagmay. Dako kay kun dako tagas bitaw siya. Kuan tagas ug talinis. But okay, according to him, based on the taste, lambay is good or best if it is still alive or fresh. Tapos isang, because it has a sweet savory or taste effect like that for the lambay. Then for okay, it is not difficult to open down the kulamoy, the shell of the crabs, because it's soft daw according to him. Actually, ako wala ko. Compared to alimango and kuratsa, actually guys, I don't care about the shell and everything because I don't have the effort or hindi ako yung naghihirap para makakain siya. Then, compare sa yung mga itip, yan, like, kuratsa ang nakalahi. Okay, according to him, for the ipit or the clam ba na? Clip. Kuratsa is easy to identify aside from the color kasi iba ang kanyang structure nga naman. Ah, okay. Sa alimango daw, guys, straight, parang gunting, ganito daw. Pero sa kuratsa, parang dinosaur, George, parading bird. So, another fact about it. Wala naman siguro, guys. Ito na, guys, so update. Natapos na or naubos na. O, dito na naman yung baby namin. O, halika dito, Ading. You say hi to them. Same with Ella. Oh, andito na sila. They keep on... Hindi makita si Abby. Okay, next time you join our vlog, ha? We will be having the mukbang next time, ha? Kakain ng crabs. So, kakain daw siya ng crabs. So, let them taste. So, mga salin-salin na lang yung naiwan sa kanila, guys. Ayun. So, that's it for today, guys. Ito na, guys. Naubos na namin no, yung kuratsa. Here, wala nang laman. Tapos, ito yung naubos ko. Napakarami. Tapos, andito naman yung sa husband ko. So, siya ang nanalo. So, siya ang maghuhugas ng plato. Oh, bakit? Yung chef. Diba? Pwede naman bugyapon siya maghugas. Kasi siya nagluto. Napil din na naman ko, guys. Kamali ako sa sinagot ko. According to him, hindi daw siya maghugas kasi siya nagluto. Tapos sabi ko, yung chef naman, pwede naman siya maghugas. Tapos sabi niya, sa restaurant daw na yung chef ang maghugas. So wala, ako yung taya. Ako ang maghugas. So, that's it for today, guys. Thank you for being with us sa aming vlog. Thank you also to my husband sa pag-prepare ng food kahit napaka-busy ko dun sa aming mini store. Next time, I would be having a tour sa bahay at the same time. Tindahan na namin, sala at the same time. Tindahan na din. So, thank you again sa aming sponsor for today sa mukbang challenge na ito.
So indeed, nakakabuyong in Visayan, para na inaantok na ko guys, pero para iwas antok, so I would be taking his challenge. I would be washing the dishes na lang. Dishes? Dishes. So thank you again, love, sa pagluto. Uy, stop na, uy. Very big na kay ka. Oh, napakataba na niya. This is adding in Ella. So thank you for being with us. Keep on sharing, commenting, and liking our videos. Sana makabot tayo ng 800 subscribers so that we could be having another set of raffles. So thank you very much for being with us. Bye-bye! See you on our next vlog. Thank you! Bye-bye! Bye-bye! Yeah, di na ako kagawas.